Okay, including sa'yo partner, no? So, kaya ka naririto sa video na ito dahil marahil shinare ito sa'yo ng upline mo at o ng sponsor mo. Okay, at maaaring napresenta ka na ng business or member ka na ng Empowered Consumerism. Pero, kung hindi ka pa na pepresenta ng negosyo, maganda, stop mo muna ang video na ito at magpapresent ka muna ng business. Maaring tanong mo sa ano sa nag-invite sa'yo kung ano ba ang negosyo. And then saka mapanoorin ito. So ngayon, dahil member ka ng Empowered Consumerism, okay, at gusto ka ang tulungan ng upline mo o ng sponsor mo na mas lalong kumita ng malaki't mabilis na negosyong ito, nandito ka ngayon at pinapanood mo ito. So ako nga pala si Upline Mark Pino at ang topic natin ay 15 heads or accounts. So bago tayo dumiretso, hayaan mong basahin ko muna sa'yo itong quotes na ito. Sabi rito, if you really love your children, get a business, not a job. Because when you die, your children cannot inherit your job, but they can definitely inherit your business. In fact, if you die on your job, your boss will replace you before your burial. If your family live in the company house, they will kick them out before they can say anything. So when you close from work, don't go and watch television. Go home and think of a business idea. Okay, so ang sabi niyan, kung mahal, kung ito ha, para sa mga magulang to. Pero kung hindi ka pa magulang, para sa mga mahal mo sa buhay. Okay? Pero sabi dito, kung mahal mo ang iyong mga anak, maganda, kunin mo, hanapin mo, ipundar mo, trabaho, hindi, ay, negosyo, hindi trabaho. Bakit? Kasi pag namatay ka, nawala ka sa mundo, ang trabaho mo, hindi mo maipapamana sa mga mahal mo sa buhay. Tama ba? Kung mawala ka sa mundo bilang waiter, sabihin natin manager, or bisor, o di naman kaya ay purman, hindi mo maipapamana sa mga anak mo yan. Pero sigurado, ang negosyo, pwede mong ipamana sa iyong mga anak o mahal sa buhay. Sabi nga dito, sa trabaho, pag nawala ka o pag namatay ka, hindi ka pa man ililibing, pero ang boss mo, naghahanap na o nakahanap na ng ipapalit sa'yo. Kaya nga sabi dito, pag wala ka ng work, wala ka ng ginagawa, kaysa magmamasyal ka sa labas, or magpi-Facebook ka, magnood ka ng TV, magti-TikTok ka, or kung ano mong mga bagay, maganda, mag-research ka at mag-isip ka na magandang negosyo na pwede mong gawin. Para time will come, pag mawala tayo sa mundong ito, aside sa habang buhay tayo, maranasan natin yung magandang mga bagay, mga pangarap natin, ma-achieve natin, ay pag nawala tayo sa mundo, pwede natin iwan yung sa ating mga mahal sa buhay. Sabi kasi nila, hindi mo naman madadala sa langit ang pera, di ba? Totoo naman yun. Eh, ganun din naman ang kahirapan, di ba? Pero ang bottom line, pag tayo nawala sa mundo, lahat ng may iwan natin, may papamana natin sa ating mga mahal sa buhay. Tama? Ang ating naipundar, na yaman, mga ari-arian, maipapamana natin. Hindi natin madadala yan sa langit. Ganon din naman, pag nawala ka sa mundong mahirap, ang masama niya, nawala ka pa sa mundong maraming utang, papasanin niya ng mga mahal mo sa buhay. Kaya bilang wais na Pilipino, bilang wais na mamamayan, kung ikaw pa piliin, for sure akong pipiliin mo. Kung mawala man tayo sa mundo, maganda ang maipapamana natin sa ating mga mahal sa buhay. Tama ba? Kaya congrats sa'yo kasi entrepreneur ka na at may chance ka na makuha ang mga pangarap mo. Gaya ng mga partners natin na ito na naka-multiple accounts. Ano ba yung multiple accounts? Sila yung nag-join sa Empowered Consumerism na hindi lang isang account ang binili nila. Kasi kung isa lang yan, katulad yan, ang laki ng kinita niya, di ba? Kasi kung isa lang yan, malamang isa lang ang nakikita mo. Pero dahil naka-multiple accounts of 15 heads siya, ang dahil mo nakikita ang account. Tama ba? At itong kinita niya, malamang isang buwan lang yan, di ba? So, ito naman si Upline Tanya. So, ang laki ng kinita niya. So, tingin ko si Upline Tanya nag-go 1 million na per month o higit pa, di ba? Ganyan kaganda kitaan sa Empowered Consumerism. Dahil ba naka one head siya? Hindi. Dahil naka 15 account siya. O katulad naman ito, itong partner natin si Richard Murillo from Saudi o OFW. Part-time, nakalagay, part-time income, quarantine income pa. Ibig sabihin, kung kailan may COVID, may crisis, yung iba nawawala ng trabaho, yung iba walang kinikita, sila kumikita ng malakas. Eh bakit? Online kasi negosyo natin eh. Bawal lumabas, di ba? Pero ang mga member ng Empowered Consumerism, kahit nasa bahay lang, tuloy-tuloy ang kita. Basta't ginagawa ng tama at may sistema ng negosyo. At higit sa lahat, naka 15 heads. Kaya laki ng kinita niya. So, imbis na ito lang, account na itong kumikita, kung naka 1 head lang siya, naka 15 head siya. Kaya lahat, kumikita. Tama ba? Yan ang tinatawag na wais na si Juan. Tama? Kaya kung ako sa'yo, pasalamatan mo si upline mo dahil dinala ka niya sa opportunity na ito at shinare sa yung video na ito para maintindihan mo kung paano ka lalong kikita ng mabilis at malaki sa negosyo na ito. Okay, so pag-usapan natin ng one account. Okay, so ito ang one account, ito ang 15 heads. Okay, so ang isang account, 8999. So alam mo na yan,
alam ko nagpadala ka na niya ng membership mo, tama ba? So, syempre, may makukuha package, 899, yan ang worth niyan, okay? So, ang 15 heads naman ay 134,985, okay? Ito naman yung mga product na pwede mong makuha, tama ba? So, magkaiba ang puhunan nila, mas malaki talaga ang 15 heads kasi times 15 ng 899. Pero ang tanong, lugi ka ba? So, tingnan natin ha, para mas maganda at mas maintindihan mo, kung ikaw ay naka-one account na ngayon, okay? Kung ikaw ay naka-one account na ngayon, 134,985, okay? I-minus natin yung 89999 na pinang-member mo, one account. So, meaning magdadagdag ka pa ng 125,986. So, maaring malaki. So, pag mumultiple account, pwedeng hindi biglaan. Pwedeng dahan-dahan. So, after nito, pag napanood mo na intindahan ito, kausapin mo ang sponsor mo at pag-usapan nyo na upline, paano ba ako makapag-positioning ng 15 heads? Or kung kaya mo namang gawin agad at naintindihan mo ito, maganda, mag-15 heads ka na kaagad. Okay? So, meaning, kung member ka na ng Parco Sumirisim, magdadagdag ka na lang ng 125,986, kompleto na ang 15 heads mo. Okay, mamaya, tandaan natin yan, ha? Okay, so ngayon, pagkumpara natin ang kanilang kitaan, tama ba? So sabihin natin na after 5 years mo sa Empowered Consumerism, okay, umabot ng 2,000 ang tao mo under your organization. E take note natin to, ha, kasi masipag ka, kasi may initiative ka, at may sistema kang sinusunod. Okay, syempre, leader ka, tama, di ba? So after 5 years mo sa Empowered Consumerism, umabot ng 2,000 ang tao under ng organization mo. So alam kong alam mo na na ang kitaan dito, direct referral at match sales bonus. So, ang match sales bonus ang pag-uusapan natin. Ano yung match sales bonus? Pag may isa sa kaliwa, isa sa kanan, may 1,800 ka. So ngayon, let's sabihin natin naka one head ka. At after 5 years nga, may 2,000 kang tao under organization kasi masipag ka, may initiative ka at may sistema ka. So ang 1,000 ilagay natin sa left, ang 1,000 ilagay natin sa right, magmamatch yan, tama ba? So 1,000 times 1,800, kumita ka ng 1.8 million. Diba? So, paano pag naka 15 heads ka? So, 15 heads, ganito ang structure niyan. Lahat yan nakapangalan sa'yo. Tama ba? At syempre, kung kanina sa isang account, meron ka lang left and right, dito, bawat account mo sa ilalim, may sariling left and right. So, meron kang ilang side. Kung sa isang account, meron kang 2 side lang, dito, ilang side meron ka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sides. So, meaning, yung 2,000 kanina, kung sa one account, 1,000 sa kaliwa, 1,000 sa kanan, ngayon, iba, 2,000 divide natin sa 16, ang sagot 125. Okay, so ibig sabihin, i-divide natin yung 2,000 sa 16 at bawat side na ito, lalagyan natin ng tigo 125. Total of 2,000 yan. Okay, so tanong, magkano kikita ng account na to? Sa'yo nakapangalan yan, ha? 15 accounts yan. So syempre, may 125 sa left, 125 sa right ng account na yan. So 125 times 1,800, kumita ang account na to ng 225,000. So, itong account na ito, may 125 sa left, 125 sa right, kumita din yan ng 225,000. So, tingin mo, magkano kinita ng account na ito? Natural, 225,000 din. E, ito kaya, 225,000 din. E, itong mga to, natural, pare-parehas ng left and right yan, dito 225,000 din. Okay, so magkano ang kinita ng area na ito? So, ang kinita niyan ay 225,000, bilangin ulit natin, ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, okay. So, 225,000 times 8 equals to 1.8 million. So, tanong, magkano naman kinita ng account na to? Siyempre, 125 plus 125, 250 itong side na to. Tama ba? Itong side na to, 250 rin. Tama? So, 250 times 1,800, kumita ang account na yan ng 450,000. So, magkano kinita ng account na to? Natural, ganun din. Di ba? Ng mga account na to. Ganun din. Tama? So, magkano ang total na kinita ng area na to? So, apat yan. So, 450,000 times 4 equals to 1.8 million. Okay. So, magkano naman ang kinita ng area na to? So, alam natin na apat na 125 sa ilalim yan times 4. So, 500. Ganun din yung kabila. So, meaning 500 matches. So, magbamatch yan. 500 sa kabila, 500 sa kabila. So, 500 times 1,800. Kumita ang area na yan ng 900,000. So, ito, magkano? Ganun din. So, magkano kinita ng area na to? Total of 900,000 times 2, 1.8 million. So, itong nasa taas, magkano kinita niyan? Siyempre, 1,000 sa left, 1,000 sa right. Magmamatch yan. 1,000 times 1,800, 1.8 million din.
So pagsama-samahin natin, magkano lahat ng kinita niyan? Pag naka 15 years ka, 7.2 million. O, di ba? After 5 years mo sa Impart Consumerism, umabot ang tao mo ng 2,000 under sa organizations mo. So yun ang kinita mo. Okay? So, imagine, no? Naka 8,990 ka. Naka isang account ka lang. Tapos ito naman, naka 15 heads ka, di ba? Dito, sa isang account, umabot ng 2,000 ang tao mo after 5 years, sa 15 heads, ganun din. Parehas ng dami ng tao, pero sa isa, kumita ka ng 1.8 million. Sa 15 heads, kumita ka ng 7.2 million. Ang laki ng nawawala sa'yo. So imagine, no? 7.2 minus 1.8 million yung kinita mo. Ang nawawala sa'yo ay, magkano? 5.4 million. Kasi bakit? Kasi baka hindi mo chinagang pag-ipunang i-invest ang another extra 125,000. Ano na panghinayang? I-invest itong 120,000, 25,000, or kitain, or hindi kitain ang 5.4 million. Ari na panghinayang sa dalawang to. Diba? Mas masarap i-invest to at kitain to. Kesa naman sa itago mo ito at ito, hindi mo kitain. Bakit? Tandaan mo, ang pera hindi sayang pag sa negosyo inilalagay. Tama, kasi ang purpose ng negosyo, ang pera palakihin, hindi ubusin. Okay? Natural lang na ang lahat ng negosyo sa simula, dyan ka nag-i-invest. Tama? Lahat ng negosyo sa simula, dyan ka mahihirapan muna. Kasi dyan mo muna aaralin, dyan mo muna tatrabahuhin. Pero time will come, sa network marketing, wala ka nang ginagawa, tuloy-tuloy na ang kita mo. Kasi bakit? Mali-leverage ka, dadami tao mo sa ilalim mo, tama? Pero ibig sabihin ba nun, mag-i-stop ka na? Hindi. Huwag kang titigil tumulong sa maraming tao na willing magbago ang buhay katulad mo. Kasi paaring, kaya ka nag-member dito, hirap ka na sa buhay, pagod ka na sa buhay. Tama ba? Marami kang gustong maranasan na hindi mo pa nararanasan. Ayaw mong ipamana ang kahirapan sa mga mahal mo sa buhay. Nag-pray ka, gusto mo ng pagbabago, may dumating na opportunity. Open-minded ka, ginarab mo. Tama ba? At dahil ginawa mo ang Impart Consumerism, pinag-ipunan mo ang 15 heads, o kung meron ka ng pang-invest, in-invest mo, tinarabaho mo ito within 5 years, ito ang pwede mong kitain. At ang example ko sa iyo, 2,000 pa lang nakatao. Imposible ba mangyari yon? Posibleng-posible. Ako nga, 5 years pa lang ako, ang tao ko nasa 5,000 na eh. So kung ako nagawa ko, ba't hindi magagawa? May umaman dito ng 5 years, may umaman dito ng 2 years lang. So magkakaiba ng time, may mabilis umaman, may mas mabilis umaman. Tama ba? Kasi ang binabayaran dito, hindi oras, kundi ang effort mo. Kaya pag member ka ng Impart Consumerism, ano ang kailangan mong gawin? Aralin itong mabuti at gawin mo ito ng tuloy-tuloy, may sistema, at humble down ka lang, sumunod ka lang sa upline at sponsor mo as long as hindi masama ang itinuturo niya sa'yo. Tama ba? So, I hope may natutunan niya, kaibigan. So, imagine, no? Ito ang nawawala sa'yo pag naka-isang account ka lang. At syempre, dahil wise ka, alam kong igagrab mo yung opportunity na yan na matutunan mo ang ganitong negosyo at mag 15 heads ka. Okay? Para hindi naman sayang ang bawat effort mo na imbis na doon mo kumikita ka sana ng doble, triple, 10 times, di ba? Kasi naka 15 accounts ka. So muli, ako si Upline Mark B. I hope nakatulong sa'yo to. So maganda, kausapin mo na yung upline mo o yung sponsor mo na nag-invite sa'yo. So muli, more blessings and happiness. More success, kaibigan.